Ang sexy pala niya talaga. At ang ganda. Maigsing short at t-shirt na maluwag lang ang suot. Napansin kong malagkit din ang tingin ng biyanan ko sa akin. Halos ilang taon din kaming nagsama ng aking asawa. Nagkaroon kami ng 3 anak. Pero sa loob ng maraming taon, halos araw-araw kaming nag-aaway. Maraming mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Natuklasan ko pang matagal na rin pala niya ako niloloko. May ibang lalaki ang asawa ko. Sa isang bagay lang kami nagkasundo, ang maghiwalay na lamang. Napunta sa asawa ko ang 3 naming anak. Dahil sa mga masakit na pangyayari, umalis ako sa lugar namin. Nagpunta ako sa Maynila upang magtrabaho at nang sa gayon ay masuportahan ko ang aking mga anak. Ako nga pala si Manuel, 45 taong gulang. Isa akong company driver. Maayos naman ang buhay ko kahit malungkot dahil nag-iisa. Hanggang sa makilala ko si Charlene. 25 taong gulang. Maganda, makulit, masayahin. Noong una, nabibiro-biro ko lang siya. Madalas ko kasi siyang maisakay para pumasok sa trabaho niya sa hotel. Hindi ko akalain na sasakay siya sa mga biro ko. Ang nangyari, nagkagusto siya sa akin. Dahil nga siguro, madalas kaming magkasama, kaya na-develop. Matagal na rin kaming hiwalay ng aking asawa, kaya tinuluyan ko na rin si Charlene. Tanggap niya ang aking nakaraan. Siya rin naman ay may anak na sa pagkadalaga. Wala naman itong problema sa akin. Nagsama kami ni Charlene sa isang bubong. Dahil may sarili na akong bahay, naging maayos naman ang pagsasama namin. Hanggang magkaroon kami ng 1 anak. Ayaw naman niya kumuha ng tagapag-alaga ng anak namin. Tumigil si Charlene sa pagtatrabaho. Hinayaan ko na lang siya. Ayaw din niya kumuha ng katulong. Pinatira niya ang nanay niya sa bahay para mag-alaga ng baby namin. Kaedad ko lang ang nanay niya. Maganda rin at sexy. Matagal na rin namatay ang asawa niya. Siya si Mariana. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa kanya. Pero nasanay na rin ako tawagin siyang mama. Masipag sa bahay si mama. Maasikaso, halos lahat ng gawain bahay ay siya ang gumagawa. Kaya minsan, nahihiya na ako sa kanya. Kaya inaabutan ko na lang ng pera pang gastos niya. Habang tumatagal, nag-iiba ang ugali ni Charlene. Ang laki ng pinagbago niya. Dahil bata pa nga, hindi pa rin mawala sa kanya ang magbarkada. Madalas siyang lumabas para gumimik. Madalas tuloy kaming mag-away. Ang sabi naman ni Mariana, pagpasensyahan ko na lang daw ang anak niya. Magbabago rin daw ito. Hindi na rin kami madalas sumasabay kumain. Madalas kami na lang ni Mariana. Pati mga obligasyon sa akin ni Charlene bilang asawa ay hindi na niya nagagawa. Ako na lang ang nagpapasensya dahil nga mas matured ako. Kapag may problema ako sa aking asawa, si Mariana ang madalas na lumalapit sa akin. Dahil masaya at masarap siya kausap, magkasundo kami sa maraming bagay. Siguro dahil magkaedad lang kami. Minsan nagpaalam sa akin si Charlene na mag-o-overnight daw siya sa bahay ng barkada niya dahil may importante silang gagawin. Pinayagan ko na, ayokong magtalo pa kami at mag-away. Hindi ako makatulog nung gabi, kaya lumabas ako ng kwarto at pumunta ng sala para manood muna ng TV.
si Mariana, ang biyanang ko, nasa sala, umiinom ng beer. Pampatulog lang daw niya. Kung gusto ko daw uminom, sabayan ko daw siya. Dahil nga hindi ako makatulog, sinabayan ko si Mariana uminom. Hanggang makarami kami ng beer. Nalasing ako. Nag-iba na tingin ko sa binan ko. Ang sexy pala niya talaga. At ang ganda. Maigsing short at t-shirt na maluwag lang ang suot. Napansin kong malagkit din ang tingin ng biyanan ko sa akin. Parang may gusto siyang gawin. Pero naisip ko, ina siya ng aking asawa. Kaya umiwas ako. Ang sabi ko sa kanya, matutulog na ako. Pero nag-shower muna ako dahil pakiramdam ko ay mainit. Pero pagpasok ko sa kwarto, wala naman sigurong makakaalam at isang beses lang namin ito gagawin. May nangyari sa aming dalawa ni Mariana. Biyanan ko. Binigyan ko siya ng magandang laro. Magandang kwarto. Kinabukasan, wala na sa isip namin ang nangyari. Walang kalam-alam si Charlene sa lihim namin ni Mariana. Dahil madalas kumimik si Charlene, madalas ding may nangyayari sa amin ni Mariana. Dahil hindi na ako iniintindi ni Charlene, hindi ko na rin siya pinakikialaman. Si Mariana ang binang ko. Siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang niya. Hindi ko na hinahanapan si Charlene ang mga bagay na kailangan ko. Dahil nandyan naman si Mariana. Isang gabi, umalis si Charlene. Pareho kaming mainit ni Mariana. Pagkatapos naming uminom ng alak, sa laro ang tuloy namin. Dahil sa sarap na ginawa namin, pareho kaming napagod. Hindi na nakabangon si Mariana. Ako rin, pareho kaming nakatulog. Nagising na lang kami kinabukasan nang marinig ko ang mga sigaw ni Charlene. Galit na galit. Nadatnan niya kaming dalawa ni Mariana na magkatabing natutulog. Nag-away ang mag-ina. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Lumaya si Charlene kasama ang baby namin. Hindi ko siya napigilan dahil hindi ko siya makausap ng maayos. Naiwan si Mariana. Pero nagpaalam ito sa akin ng maayos. Nahihiya daw siya sa anak niya sa ginawa niya. Mahal na daw niya ako. Pero kailangan niyang umalis para matigil na ang mga kalokohan namin. Wala akong nagawa kundi ang tanawin na lang siya na papalayo na sa akin. Nahulog na ang loob ko kay Mariana. Pero hindi ko ito maamin sa kanya.